matapos may sagawa ng bitag ng reconnaissance sa loob at labas ng Queens Row Subdivision. Agad kaming nakipag-ugnayan sa Bacoor Police Station upang voluntaryong isuko ang suspect na si Willie. Dito, lumutang ang biktimang si Froyland. Hindi ito inaasahan ng bitag. Habang ang suspect na si Willie sa di kalayuan ng presinto, nag-aantay lang ng ghost signal ng bitag. Sinamantala ng bitag ang pagkakataon na makapanayam agad ang biktimang si Froyland. Walang kahirap-hirap sa bitag, malayang nagsalita ang biktimang si Froyland sa harap ng kamera. Kasi alam ko na ramdam ko ng ganun. At set up to Willie, ano ang problema? Wait, tinuturo mo si Willie Seta, bakit sumusuko si Willie? Nag-file kami sa rangkay, siya lang sarang kilala ko. Naintindihan ko yung sinasabi, hindi ko naman kinukontra yung mga binibigay mo na statement. Nararespeto ko yun. Ako naman kasi, gusto ko lang malaman kung tutugma yung mga sinasabi nitong si Willie. May na-mention sa amin ng mga pangalan, isang Turalde, ito'y police. Mayroon siyang nabanggit na mga kapareho ni Paglinawan. Sa bibig mismo ng biktimang si Froyland, idinetalye na ang mga illegal na aktibidades ng grupong Haring Bakal. Tulad din ang sinabi ng suspect na si Willie, lumutang ang pangalan ni Attorney Paglinawan. Si Attorney Paglinawan, legal counsel ng Queens Row, kaya sir, alam nila yung mga dokumento, saka sir, yung ano istorya ng lupa ng Queens Row. Kasi sir, nakala sa kanila yung certified true copy ng mga title, vicinity map, lahat sir, halos lahat ng pasikot-sikot ng buong lupa ng Queens Row alam nila. Idinetalye ni Froyland ang modus ng grupong Haring Bakal sa kanilang pag-agaw bahay at pag-agaw lupa sa Queens Row Subdivision. Una sir, so surveillance kanila. Alam na kaya kanilang iharas, saka paalisin ng pwersahan. Papaalisin ka sir. Pupuntahan ka sir ang armado mga lalaki ron. Iba, naka-uniforme ng police litoral, di. Yung isa, naka-police shirt ng NBI. Matatakot ka sir, puro naka-rifle sila. Pawis at checheng, ang timing nila sir, wala ka ron. Yun ang pinaka-style nila. Pwersahin nila yung pinto, sisirain nila, itatapon yung mga gamit sa labas, kung ano na pag na-type nilang gamit, kukunin nila. Ang modus dito sa subdivision na to, pinapasok itong grupo, commando sa assault. Assault nila. Wala sa pinipiling oras, mapa-araw, mapa-madilim. Araw, gabi, papasukin na yung lugar. Dito, aksidenteng naungkat ng bitag ng ilan sa mga krimeng kinasangkutan ng ilang miyembro ng Haring Bakal tulad ng kidnap for ransom na trinabaho ng bitag at District Police Intelligence Operatives Unit ng Quezon City noong taong 2007. Tapos nung nagkagulo sila sa Ternate, nagkawatak-watak muna, iba nakulong, sir. Nung bumalik sila ng Queens Row, yan na sir, tinuha lahat sila ng Atty. Paglinawan, doon na sila naging parang security force na dumami na dumami. Nasa kidnapping. Malalim to. Kasi yung 2007, mga February, yung isang Korean national na kidnap, malaking question mark yung sa pagkahuli ng CIDG at saka NBI. Ayon sa Bacoor Police, kailangan may attorney na nakaharap habang kinukunan ng salaysay ang suspect. Dahil wala kaming kasamang attorney noong gabing yon at lumalalim na rin ang gabi, kung kaya't ipinagpabukas na namin lang voluntaryong pagsuko ni Willie. Kinabukasan, hindi nakasipot ang iniintay naming suspect na si Willie sa Bitag Headquarters. Subalit, may mga naghihintay na opisyal ng Queens Row Subdivision Homeowners Association sa Bacoor, Cavite, gustong magsalita sa harap ng bitag. Una naming tinungo ang Cavite Police Provincial Office upang malaya kaming makapag-ikot sa target site ng Queens Row Subdivision. Etong nag-escort sa atin, dadalhin lang tayo ng SWAT hanggang doon sa subdivision sa Queens Row. So nakikita natin na talagang notorious tong Queens Row na ating papasukin at gagawin natin ang investigasyon. So listo ah, triple alert tayo dahil ibang lugar to. Lado sir, lado. Pagdating namin sa target site, nakaharap namin ang mga opisyalis ng Queens Row Subdivision Homeowners Association. Sa pag-iimbestiga ng bitag, lumabas ang ugat ng problema at ang kaugnay ng kultong Haring Bakal sa kasong ito. Itong subdivision na ito ay may usapin pa ito sa korte, Jesias versus Arrieta.
Sa aking pagkakaalam nung August, last August 2007, naglabas na ng desisyon yung Court of Appeals na umaayon sa petisyon ng GSIS na ibalik ang pamahala nito sa kanila dahil ito ay foreclosed properties. Despite of the Court of Appeals order, tuloy-tuloy pa rin yung operasyon ni Maricar Arrieta at saka ni Atty. Pagbinawan. Kaya nga kami mga homeowners dito ay naguguluhan. Kami, bawat pinapasok na bahay dito dahil yung mga nagmamay-ari ay lumalapit sa amin bilang opisyal ng Homeowners Association, humihingi ng tulong. Kami ay ipinuporward namin sa GSIS yan. Unang-una kami nagbayad sa GSIS. Pagkakaalam namin, ina-acknowledge namin na ang subdivision na ito ay foreclosed nila. Kaya nga kami ay nag-aantay pa ng kanilang aksyon regarding sa mga nangyayari dito. Nasaan yung mga biktima na napalayas ng kanilang bahay na inagawan itong grupo or guns ni Paglinawan? Actually, marami na dyan nawala eh. Saan yung bahay na sinasabi mong inagaw? Yan, katabi yan, tapat ng adventure na yan. Saan? Yung green, yung bubong? Napakura niyan. So ano nangyari sa bahay nila? Ito mo, pinapahan nyo naman dyan. Kanina napupunta yung upa? Kaya Paglinawan. Matapos namin mapakinggan ang kanilang mga sumbong, hindi na kami makapaghintay na makaharap si Attorney Paglinawan. Si Paglinawan kaya, nandiyan yan? Oo. Hindi ba? Nagpupunta po rito yan, mga yung Sabado. Yung bahay niya dyan, na yung mga tao niya, sino mga nandiyan para makausap? Yung tao siguro dyan pare. Walang kaya tao. Jurisdiction din ng area eh. May tao ba yan? May tao ba ngayon dyan? Meron yung may kung sasak na nakita. So yung bahay na yon, opisina. Pwedeng kumatok. O sige, pwede siguro sumama ka isang camera sa inyo. Pang-escort ka muna dun sa mga SWAT kasi kung nandun pupunta na ako. Tinungo ng bitag ang tanggapan ni Attorney Donardo Paglinawan. Wala daw si attorney sa kanyang tanggapan. At hindi nila alam kung paano ito matatawagan. Dahil dito, nagdesisyon ang bitag na magtungo sa Barangay Hall ng Queens Row Subdivision. Habang nakikipag-usap ang bitag sa mga kagawad ng barangay, biglang lumutang ang tigasing ito na para bang umaalma sa ginagawang pag-iimbestiga namin. Alaman na kung ano bang anong problema ko, anong halimbawa, kasi siyempre nandito kayo, hindi ko alam, investigahan nyo ako, halimbawa ganun, gusto ko malaman. Kaya ako si Ben Turco nga para si Vipan. Arturo Libria po. Presto, isa siya sa mga itinuturong suspect na kasama sa pagdukot at pagtangkang pagpatay sa biktimang si Froiland. Hindi na siya pinakawalan ng bitag dahil ang gusto niya ay makipagsubukan. Itinuturo ka, pangalan mo, nitong si Willie na umakay kay Froiland na dalhin sa loob ng subdivision, inakay sa motorsiklo, patungo rito sa isang lugar at dinala niya sa isang buhay rin, tinihira niya sa ulo na buhay. Ang nangungumpisal ay yung umakay na damputin, akayin si Froiland para i-salvage. Saan kasi nungalingan po yan? Ni Willie. Ni Willie.